Welcome sa part 2 na ating tutorial para sa Industrial Electric Motor Control. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa relay. Pag-aralan natin kung ano ang relay at kung paano ito gamitin. Ang relay ay isang electromechanical switch na mayroong coil at mga auxiliary contacts. So ito ang isang example ng control relay na kadalasan ginagamit sa industrial applications. Ito naman, ito isang maliit na relay, kalimitan ginagamit sa electronics. At meron itong base, ginagamit ito sa output ng mga PLC para makapag-handle ng mataas na load at ma-isolate yung load doon sa output ng PLC. Pwede rin itong gamitin para sa mga electronics na mga controller. Ito isang example din ng relay. Ito ay 5 volts at ginagamit dito para doon sa mga output ng mga microcontrollers. So, ang relay ay ang range ng voltage ng relay ay mula sa 12 volts hanggang sa 230 volts. So, depende sa type na gagamitin yung ating voltage na isi-select. So, ito ay isang 12 volts DC. Ito naman ay 24 volts AC at meron din tayong ito ay 24 volts DC naman. Depende sa application natin yung ang size ng relay, yung kanyang contact rating, yung kanyang coil voltage rating. Ang relay ay kaya mag-handle ng mula 1 ampere hanggang 10 amperes. So, depende rin sa type at manufacturer. So, ang relay ay kalimitan ginagamit sa control applications. So, hindi ito pwedeng gamitin na direkta para magpaandar ng ating mga motor. Ang ibang application ng relay ay para magdagdag ng mga contact sa ating control circuit na dinidesign. So, halimbawa, gusto natin ng mga additional contacts. Halimbawa, para sa ating contactors, pwede tayong gumamit ng relay. So, ang relay ay merong 8 pins saka 14 pins. Ang 8 pins ay dalawang pares ng single pole double throw na contacts. Ang 14 pin naman ay may apat na set ng single pole double throw na contacts. Pwede rin itong gamitin as latching ng ating control circuit. Halimbawa, ang ating timer, gusto natin siyang i-latch. So, gagamit tayo ng relay. Isa pang halimbawa ng application ng relay ay para mag-switch on ng high power na load mula sa low power na signal. Ang construction ng relay ay ganito. So, meron tayong iron core. So, meron tayong cylindrical na iron core. Tapos, naka-wind dito yung ating coil. Yan. Okay, so ito ang ating coil. Ito naman ang ating iron core. Pag sinuplayan natin itong coil natin, so dito ang source, ang mangyayari, nagpo-produce ng tinatawag na electromagnet. Nagkakaroon ng electromagnet dito sa ating iron core. Okay? So, meron tayong structure dyan. Ito ang ating base. Tapos, meron tayong tinatawag na armature.
Okay, so ito ang ating armature naman. So dito naka 5 volt ang ating armature sa structure na ito. Okay. Tapos meron tayong spring dito. So itong armature natin ay hinihila ng ating spring. So, hinihila siya para umangat. Tapos dito sa ating armature, diyan nakakonek ang ating tinatawag na moving contact. So ito ang ating moving contact natin ito. Okay. Ito ang ating source. Coil. Tapos dito, dito naman naka lagay ang ating tinatawag na stationary contact. So ang isa nito ay normally close at ang isa naman ay normally open. So kung mapapansin ninyo, nakalapat ang ating moving contact sa normally closed na contact. So, yan kapag wala pang supply ang ating relay. So, once na sinuplayan natin itong coil natin, magkakaroon ng electromagnet. So, itong armature natin ngayon ay ma-attract dito sa ating iron core. So, lalapat ito ngayon dito. Ang mangyayari, ito ay mag-move pababa itong ating armature. So, ang mangyayari ay mag-open ngayon itong normally closed natin at itong ating moving contact ay lalapat sa ating normally open na contact. So, ang ating common ay dito nakakabit sa ating armature. So, ito yung ating common. So, pag sinupply natin ang source, magkakaroon tayo ngayon ng closed circuit dito sa ating common at normally open na contact. At kapag inalisa natin siya ng power, ang ating coil, ang mangyari ngayon, itong spring natin na ito, atake niya yung ating armature para umangat at lumapat uli ang ating moving contact dito sa ating normally closed na contact. Yan. Yan lang po ang operation ng relay. So, kaya siya tinatawag na electromechanical relay dahil nag-operate siya through electromagnetism at the same time, yung mechanical na action ng ating relay. So, kung titingnan natin yung relay, so, ito yon. So, ito. So, ito yung ating coil. Ito yung ating pinaka-coil. Tapos sa loob, mapapansin natin, meron siyang iron core. So, ito yung ito yon, itong bilog na ito. Tapos, ito naman yung armature kung saan nandiyan naka-attach ang ating moving contact. Okay, so ang ating normally closed na contact ay nasa ibabaw at ang normally open naman ay nasa baba. Tapos meron tayong spring dito para atakin itong ating armature kapag walang supply ang coil. So once na nasupplyan natin itong coil natin, kakaroon ng electromagnet dito sa ating iron core. So ang nangyari, ma-attract ngayon yung ating armature at magko-close. So pag nag-close yan, mapapansin natin na
Nagkakaroon tayo ng change over dito sa ating contact. Mag-open yung normally close at magko-close naman yung ating normally open. Pag tinanggalan natin ng supply, patakin siya ng spring at lalapat uli yung normally close contact natin at ang ating moving contact. Okay, so yan ang construction ng isang relay. So, titingnan naman natin ngayon yung kanyang connection ng kanyang mga contacts. Okay, so sa control relay na ginagamit natin para sa industrial control, ang pinaka-common ang 8 pins tsaka yung 14 pins. So 8 pins, merong dalawang set ng single pole double throw na contact, yung kanyang coil. Tapos ang 14 pins naman, merong apat na set ng single pole double throw na contacts at ito yung kanyang coil. Ito yung kanyang wiring diagram ng ating mga contacts. So, halimbawa, gagawin natin ay yung 14 pins. Tapos so ito ang ating common, itong line na ito. Yung common, ito yung ating normally close. Ito naman ang ating normally open. So once na sinupply natin ito, ang ating relay, itong contact natin dito ay lilipat. So, ma-open ito at ito naman ngayon ang magkakaroon ng connection dito sa ating normally open kapag sinuplyan natin ng coil. Okay? So, yan. So, ang numbering ng kanyang mga pins ay ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ang numbering na ito ay hindi nakabase sa standard, kundi designation lamang ng mga contacts ng relay. Ang ibang relay, lalo na kapag gawa ng European countries at bumabase sa European standards, meron tayong makikita na pangalawang marking. So makikita natin na meron tayong marking dito na 11, 21, 31, 41. Tapos dito naman 12 22 32 42, tapos 14 24 34 at 44. So dito naman ay E1 saka E2. So, yung mga numbers na hindi nakapaloob sa parenthesis ay nakabase sa European na numbering or sa IEC.
So makikita natin dito, titingnan natin yung pinaka case ng relay, meron yang mga symbols dito saka may mga numbers ng contacts. Ito naman ang isa sa mga type ng relay base. Okay, so dito makikita natin dito yung mga markings ng contacts. So kung ano yung contacts doon sa ating relay, makita natin kung saan terminal natin dito iwa-wiring. Okay, so ito yung para sa coil. A1 saka A2, 13 and 14. So ito naman yung sa baba ang common. Dito sa likod ng relay, makita rin natin dito yung meron ding bawat contacts, meron din siyang makikita na number. So yan, kita natin yung ito yung coil 13 and 14, tapos yung common natin na 9, 10, 11 and 12. Okay, tapos yung normally open na 5, 6, 7 and 8, tapos sa taas ang normally close na number 1, 2, 3 and 4. Ngayon, titingnan natin kung paano mag-wiring ng relay. Okay. Ngayon ay gagawa tayo ng circuit diagram kung paano natin pagaganahin ng ating relay. Ang relay na ating gagamitin ay 24 volts AC ang kanyang coil. So, ang power supply natin ay 24 volts. Tapos, gagamit tayo ng maintained contact na switch para ma-supplyan ng ating coil. So, nakaseries ang ating switch sa coil ng ating relay. Tapos, babalik tayo dito sa ating power supply. So, ito yung number ng coil terminals. Then, kapag na-energize ang relay, pailawin natin ang green na pilot lamp. Maglalagay tayo ng normally open na contact na kasiris sa ating green na pilot lamp. Yan. Tapos ang terminal number ng ating normally open na contact ay 9 saka 5. Tapos kapag naka de-energize or naka off ang ating relay, pailawin naman natin ang ating red na pilot lamp. So, itong mga pilot lamp na ito, dito natin makikita kung naka-energize or naka-de-energize ang relay. So, number nito ay 9 saka 1. Bali, ang common ng dalawang contacts na ito ay 9. Yan. So, wiring natin ngayon yan. So, iwa-wiring natin ngayon itong ating circuit diagram na ginawa. So, unang-una ay wiring na natin itong switch mula sa 24 volts AC. So, ito ating 24 volts AC.
At ito naman ang maintained contact na switch. Itong switch na ito na ating gagamitin. Tapos paglabas ng switch, pupunta ito sa ating relay coil. So mula dito sa switch natin papunta tayo sa number 13. So ito yung number 13 ng ating relay coil. Tapos, mula dito sa number 14, babalik tayo sa ating power supply. Ito yung number 14 at ito yung return sa ating power supply. Yan. Susunod ay susupplyan natin ng 24 volts itong ating normally open na contact, yung number 9 na terminal. So mula dito sa 24 volts uli, pupunta tayo sa ating normally open na ang kanyang common na terminal. So ito. Yan. Tapos pag labas dito, pupunta tayo sa ating pilot lamp. So ito ang number 5, terminal number 5. Take note na ang relay base ay may iba't ibang model at manufacturer ng relay base ay may iba't ibang configuration ng mga terminal. So dapat tingnan ninyo yung numbering ng bawat terminal na ito. So pupunta ito sa green. At ibabalik natin sa ating power supply. Yan.
Ang susunod na iwa-wiring natin ay itong normally close contact na nakasiris sa ating red na pilot lamp. So since na ito ay naka-common, itong terminal natin para sa normally open saka normally close contact, ang iwa-wiring na lang natin ay ito na lang dahil ito ay meron na tayong wiring para dito sa number 9. So dito na lang sa number 1 papunta sa red na pilot lamp. So ito yung ating red na pilot lamp. At susupply natin pabalik sa power supply. So yung ating green ay meron na tayong wiring papunta sa power supply. Jajumper na lang natin dito. So ito yan. Ngayon ay titesting natin kung gagana yung ating circuit diagram na ginawa. So iyon natin ang circuit breaker. Okay, so ayan, kita natin na umilaw kagad yung red dahil ito ay normally closed. So meron na kagad itong supply papunta sa red na pilot lamp. Kapag in-switch on natin ito, dapat mamamatay itong pula at ilaw yung green. Okay? Okay, so yan. So, nag-energize yung ating relay. So, nag-close ito, umilaw ang green at nag-open ito, nag-off ang red. Okay? So, ulit natin. Yan. So, makikita ninyo sa indicator ng relay, ito na nag-energize yung ating relay. Yan. Okay. So ngayon, paano kung ang ating gagamitin na switch ay isang momentary contact na push button? So, imbis na maintain contact na switch or on-off switch, ang gagamitin natin dito ay momentary push button. So, titingnan natin kung paano siya gagana. So, ito ay papalitan natin ng push button na normally open. Yan. So start na push button. Okay, so wiring natin uli. Ang gagawin natin, tatanggalin natin dito itong supply natin at ililipat natin dito sa normally open na push button. Tapos ang power supply. So yan ngayon. So testing natin uli. Okay, so pag prinis natin ito, dapat ilaw itong green. So mag-energize ito. Coil natin, magko-close ito.
once na prenis natin itong push button. Okay? So, yan. Pag binitawan natin, mamamatay uli. Yan. So, anong gagawin natin para kahit na nirelease natin ang push button ay mananatiling nakailaw yung ating pilot lamp or mananatiling naka-energize ang ating coil ng ating relay. So, ang gagawin natin dyan ay maglalagay tayo ng latching na contact. So, maglalagay tayo dito ng parallel na normally open na contact. Ang purpose nito ay para i-latch itong ating relay coil once na prenes natin itong start na push button. So, ang gagamitin natin na contact ay ang second set. Ang kanyang terminal number ay 10 saka 6. Okay, so i-wiring natin uli. So, mula dito sa number 10. Paparallel natin dito sa ating itong number 10, paparallel lang natin dito sa ating start push button itong contact na ito. Okay, so mula diyan paralel natin. Tapos dito naman papunta rito. Mula sa 6, ito yung ating number 6 papunta sa kabilang push button, terminal ng push button. So, dito. Yan. Testing natin uli. Okay. Press natin ang start. Kung titingnan natin, kahit na nirelease natin yung start na push button, nanatiling naka-energize itong ating coil. So, nakailaw pa rin yung green. So, ang nangyari dyan, nung ating prenes itong push button na ito, so, nung prenes natin siya pababa, nagkaroon ngayon ng contact dito. Okay, so ang ating current ay dumiritso papunta sa ating coil. Nung nag-energize ang coil natin, itong ating contact na ito ay nag-close. So, ito ay nag-close. Nagkaroon tayo ngayon ng current path sa area na ito papunta sa ating coil. So, kahit na nirelease natin ito, itong ating push button, so ito ay nag-open uli. Since merong current path dito, dahil ito ay nag-close, mananatiling naka-energize ang ating relay coil. So, yan ang latching na tinatawag. Okay? Or tinatawag din ito na holding contact. So, ito ang kanyang purpose para manatiling naka-energize ang ating coil kahit na nirelease natin ang ating start na push button. Okay, ang problema nito, kahit na anong gawin nating press dito ay hindi ito mag-off itong ating relay.
unless na tinanggalan natin siya ng power supply sa ating, mula sa ating circuit breaker. So ang gagawin natin dito para ma-reset natin ang ating coil or ma-off natin, kailangan meron tayong device na gagamitin para i-break itong current na dumadaan dito. So ang gagamitin natin na device ay ang normally closed na push button or stop na push button. So maglalagay tayo dito ng push button naka-series sa ating circuit. So ito ang ating stop or normally closed na push button. Ngayon, wiring natin ito uli. So ang gagawin natin, tatanggalin natin ang ating power supply na naka-direct sa 24 volts papunta dito sa start push button, at idadaan natin muna dito sa itong stop na push button natin. Tatanggalin natin ito at ilalagay natin dito sa terminal ng ating push button, at maglalagay tayo ng jumper papunta ngayon dito sa ating start na push button. So ito yon, so jumper natin mula dito papunta dito. Okay, so testing natin uli. O natin ang circuit breaker. Then start. So makita natin na naka-on ang ating relay. So naka-green ang naka-on ang green na pilot lamp. So kahit na binitawan natin, naka-latch pa rin ang ating relay. Ngayon, pag-prenest natin ito. Okay, so nag-turn off ang ating relay or nag-de-energize. Ibig sabihin, tinanggalan niya ng supply itong ating relay nung prenest natin ito. So nag-open ang circuit natin, nag-de-energize ang ating relay. So on, off. Okay. So yan. So nabanggit natin dati na ang isang application ng relay ay para mag-switch on ng isang device na may mas mataas na power mula sa mas mababa na input signal. So halimbawa, itong ating supply dito ay mula sa proximity sensors na 24 volts DC or 24 volts AC, at pagganahin natin ang ating relay. At ang ating load naman ay halimbawa contactor na 220 volts or kahit na anong load na gusto nating pagganahin. So halimbawa, meron tayong ilaw na 220 volts at pagganahin natin siya sa pamamagitan nitong relay natin na 24 volts. So gagamit tayo ng isang normally open na contact mula sa ating relay, at isi-series natin dito sa ating ilaw. So itong ating ilaw, ang kanyang supply ay 220 volts. Okay? Tapos itong ating contact na gagamitin ay number 11 7. So ang padadaanin natin na voltage sa contact na ito ay 220 volts para supplyan itong ating incandescent lamp na 220 volts. Pawiring natin.
Okay, so ito ang ating ilaw na gagamitin. So, titip natin ito. So, mula dito sa ating circuit breaker, so direct na 220 volts. Okay, so pupunta tayo dito sa ating number 11 na contact. So, ito yung number 11. Tapos, mula sa number 7, pupunta tayo sa ating ilaw. Tapos ito ay babalik dito sa ating circuit breaker. Direct sa 220 na power supply. Okay, so yan. Okay, so switch on natin itong ating circuit breaker, then switch on natin ang ating press natin ang start. Okay, so makita natin na umilaw yung ating 220 volts na incandescent lamp na kinokontrol ng ating 24 volts na relay. Okay, so yan ang isang application ng ating relay. So ito ang ating circuit diagram kung paano natin siya i-wiring. Okay, so stop, start, stop. Okay, so yan lang po ang ating basic na tutorial kung ano ang relay at kung paano ito iwa-wiring. Abangan nyo po ang iba pa natin mga tutorials para sa motor controls. Maraming salamat po.